Kamusta mga tol? Chet Holmgren ang sinasabi nilang posibleng top 1 or top 2 sa draft next year. Weh, try na natin yan pero bago yan, atsara muna tayo, focus lang sa goal. 7-footer, 88 kilograms. 88 kilograms? 88 kilograms? Ha? 88 kilograms? Ng pucha, ano to? Mas mabigat pa si Bol Bol, 100 kilograms? Mas mabigat pa yung tropa ko, partida, 5-5 lang yun ha? 90 kilograms yun, parang construction worker kukumain pero tambay is life. Tingnan nyo naman mga tolo kung gaano kanipis yan, parang sambulatin na lang yung hindi pumipirma. Yung buti na lang, oh, makapal yung buhok sa kilikili, no? So dun muna tayo sa nakikita kong problema sa batang to ha. Syempre naman, problemado ako palagi eh. Manipis, sobrang nipis talaga. Tingnan nyo naman yan, no? Nako po, bale, ang post pro. Ano tol, boy ka pa? Pero sa poste, kaya ba niyan? Ayan, tingnan nyo, inaangulo yung katawan sa bunggo, tapos biglang dumiretso yung katawan, no? Pero yung nice defense naman yan. Malamang talaga, mamumblema to sa banggaan sa poste eh. Kahit na yan, no, maganda talaga yung challenge niya dyan, no? Kasi sa NBA mga tol, di ba? Sobrang daming kalabaw talaga dun eh. Pag pinuwersa siyang ganyan, nakao, babay na. Pero mga tol ha, kung timing lang yung pag-uusapan, the best talaga yung timing nitong batang to, maganda talaga eh. Yan o, baon sa pansitan. Kaso tingnan nyo to, sinalya lang siya ng konti, giba agad eh. Pero tingnan nyo yung kanang kamay niya mga tol, no? Nakataas palagi, di ba? Yan o, baon na naman yan o. Pero kasi sa NBA kasi eh, isipin nyo na lang mga tol ha. Kunwari no, babantayan ito si Anthony Davis, o kaya si Embiid, o kaya si Jokic, si Drummond, si Adams, at marami pang iba no, malamang mabalian ang buto to eh. Ayan o, yan ang sample o, yung BBC tingnan nyo, bato-bato talaga. Eto si Holmgren, buto-buto eh. Pero panigurado no, mahaba yung manoy niyan. Kaso yan, tingnan nyo, bumibigay talaga pag tinutulak eh, ano ba naman yan? Pero dapat natin maunawaan mga tol no, payat lang talaga to ha, hindi to umihit-hit ha, huwag nyo papatokhang. Dapat siguro dito pakainin araw-araw sa mga innocent eh. Isa lang sigurado ko dito mga tol eh. Mga 5 beses ito tumatay sa isang araw. Pero mga tol ha, kahit na manipis to, yung defense nito sa pick and roll, maganda talaga pumuesto tong batang to. Mabilis kasi, tsaka mukhang matalino pa ha. Tama palagi yung pwesto niya sa pick and roll defense eh. Ayun, tingnan nyo, ang ganda ng pwesto niya dyan no. Tapos nung binagsak yung bola, nakabalik kagad siya, butata ka dyan. Pati yung pwesto ng kamay niya, yan o, nakataas palagi o. Tingnan nyo, nasa baba pala yung bola, nakataas na kagad yung kamay niya o, nice defense yan. Tsaka mabilis tong batang to ha, well syempre naman, magaan kasi to eh no. Kaya nakakasabay siya sa mga guards. Yan pa isa, tingnan nyo, ganda ng pwesto niya o. Masipag dito bumaxout ha, never ko nakitang hindi bumaxout to eh. May mga ganyan, tingnan nyo, nakatingin pa siya pabaxout niya, malapit ng tumama yung bola sa ring, approve sa akin yung mga ganyan eh. Ayan pa, tingnan nyo, di ba yung praso niya o, nakaharang sa likod niya, very good ka dyan tol ha. At saka lumalaban talaga to sa boxout kahit na medyo manipis nga siya eh. Okay, hot and show muna tayo. Nakaw, yugig mo pa na konti ate, para kumalog-kalog naman yan. Then yung tingin ko, kaya mataas to sa draft mga tol. Dahil sa mga ganyang galawan niya oh, 7-footer na may ganyang skills, hanip talaga yan. Ayan tuloy, mag-flex ng muscles. Okay, nahiya tuloy, wala nga pa ng muscles. Kaya sabi ng iba ha, next Porzingis daw to dahil dyan sa mga ganyang galawan niya eh. Well, tingin ko naman, pwede, pero dipindi. Marunong din mamasa to, tingnan nyo mga tol, oh, yan, oh, nice pass yan, oh. Kaya pa isa, tingnan nyo, good entry pass yan, diba? Sakto lang yan eh. Kaya pa, oh, ganda na naman ang pasa niya, oh, solid sa basics tong batang to eh. At meron din tong tira sa 3 points ha, sa 7 laro, 5 out of 16 siya dito, 31%. Maganda naman kasi talaga yung release niya, tingnan nyo yan, oh, smooth na smooth, diba? Ayos talaga sa basics to eh. Tapos sa field goals nito, 69% sa 7 laro, karamihan kasi ng mga tira niya, sa loob lang naman talaga eh. Yung tipong isusubo na lang sa ring ng mga ganyan, no? Hindi ko nakita tumitira ng budget tong batang to, eh. Ayan, no? Bomba! Lakas mo bomba, wala na pa-atras, eh. Pero yung sinubo na naman niya, oh. Ayan, paisa, bangers lang siya dyan. Ayan, libre na naman, no? Dakdak mo na! Ayan, paisa, oh. Pero pansinin din natin, mga tol, talagang komportable siya sa dribble niya. Pati yung footwork niya, maganda talaga, eh. Hindi mo makikita parang wala sa ayos yung galaw niya, eh. Meron pang fadeaway yan na parang alam ng whiskey, mga tol. Ayan, no? Beautiful! Ayan, paisa, oh. Sinapian na naman yung whiskey, oh. Yun, butin lang, naawa. So sabi ng iba, next Porzingis daw ito. Pero teka lang mga tol, ano bang pinagkaiba nito kay Bol Bol o kaya kay Sochi ng China no? Para sa akin kasi parang parehas lang halos lahat, pati yung skills pareho eh. Pero ayun si Bol Bol mga tol, oh, pagkahaba-haba na ng Bol Bol, bangko pa rin hanggang ngayon eh. Ewan ko ha, para sa akin talaga, I'm not impressed. Parang okay talaga yung opensa niya no, dahil sa skill set niya. At yung depensa niya, 3.4 blocks per game to ha. Pero tuwing makikita ko na minamama siya sa loob ng mga college players pa lang, eh paano na kaya pag yung mga kalabaw sa sentro sa NBA yung nakatapat nito? So para sa akin ha, overrated itong si Holmgren.
Ang NBA kasi mga tol, kadalasan nagda-drop yung mga yan according sa potential ng isang player. The same reason kung bakit sina Darko Milicic, 'di ba? Sina Hashim Tabit, si Kwame Brown, sa sobrang taas nila na draft, 'di ba? Pero 'yun, butaw pala. At ito, hindi ko rin nakikita magiging mamaw sa NBA 'to eh. Unless na lang bumigat-bigat yung itlog nito para maging handa naman siya sa bakbakan sa ilalim. So 'yun, baka 'yun yung tinitingnan nila rito eh. Kung ano ang potential ng batang ito in 5 years from now. Pero kung ngayon 'yung pag-uusapan ha, masyado talaga manipisto para sa NBA, mababalian ng buto 'to eh. O ano 'yung panghimagas bagong ligo? Apa mo 'yung ano, Ecops, 'yung nakilikili?